For today's video, tayo ay mag-update ng ating mga pakwan at melon. Tapos na sila, guys. Nakakalungkot. Kung makikita nyo, ayan yung ating mga pakwan. Hindi na sila ganun ka buhay na buhay. Kaya ang gagawin natin ay i-harvest na natin lahat ng ating pakwan. Ganun din yung ating mga melon. Kasi baka magkaroon pa sila ng problema. No? Sayang, imbis na nakain na natin. Alam nyo, guys, ang sakit alala muna ko kagabi kasi nagluto ako ng chili paste. Grabe, ang sakit sa lalamunan, ang sakit sa ilong, ang sakit sa mata. Kaya struggle talaga ako kahapon nung luluto tayo ng chili paste. Tara na, samahan nyo ako. So guys, plano ko mamaya pumunta dun sa organic market na malapit dito sa amin para makapagbagsak tayo ng mga extra nating gulay kasi sobrang dami talaga nung naha-harvest natin araw-araw, guys. Nasasayangan tayo and punong-puno na yung freezer ko and then yung mga kapatid ko pag pinadalan ko sila, sobra pa din. And yung mga kaibigan ko pumupunta pa din dito, guys, nakakapag-uwi pa sila ng gulay. Sobra pa din kaysa masayang at maitapon natin yung ating mga naha-harvest. Sobra-sobra kasi. So ito, guys, yung ating visual. Nakita nyo, tuyot na siya. Kaya atin na itong i-harvest. Ito ay pakwan, guys. At hindi ako sure kung hinog na to kasi medyo hindi natin siya nadidiligan araw-araw. Kasi pagka mahihinog na yung, kapag namunga na yung inyong pakwan at melon, ay maganda dalasan nyo na yung pagdidilig, guys. Kasi lalo na yung melon, kailangan nila na maging matubig kung hindi umuulan. Pero pag umuulan, after 3 days, 2 days, yon pwede na kayong magdilig. Pero kung ganitong tag-init, araw-araw hanggat maaari magdilig kayo para maging matubig at the same time ay matamis ang inyong pakwan. Pero mas maganda talaga, guys, nakahang ang inyong mga pakwan katulad nito gawa ng unti-unti silang nahihinog. Pag nakaangat, hindi katulad ng nakababa, mabilis silang puputok lalo na kung araw-araw nga kayo nagdidilig. Pero kung ganitong nakaangat, kahit na araw-arawin nyo ang dilig. At ito yung isa pa natin, nakikita nyo, guys, ayan, tuyot na din. So dito tayo ay mayroong, ang ginamit nating net sa part na to ay yung ating bird net. Ito, I'm sure ay hinog na din. So magbibigay din tayo dun sa ating isa pang kapitbahay na laging kalaro ni Akari. Bibigyan din natin sila pero I'm not so sure kung matamis na tong ating pakuan. Yan yung ating mga visual. And dahil makulimlim ngayon, guys, maglilinis ang lola nyo dito sa ating farm. Tatanggalin na natin tong ating mga patay na. Ayan, ito sure na hinog na to, guys. Makikita nyo naman sa kanyang kulay at ilalim mula na yung part na green. Ayan. And eto ang cute. So ito kunin natin at ipakain natin to kay Pagong. Okay. Almusal ni Pagong, another visual pakwan. Matigas pa, hilaw pa. Whoo. Look at that. Oh my gosh. Ang cute. Napakatamis. Imagine ninyo, guys, napakaliit pa lang ng pakwan natin. Pero ang tamis-tamis niya na. Ayan. Look. 'Di ba? Ang cute ng ating pakwan. Pero syempre i-treat natin si kaibigang Pagong. Napakatamis, guys, ng ating visual. Dilaw yung balat niya, pero pula yung loob. At ayan na siya, sumisilip na ulit siya. Pag natikman niya itong pakwan natin na isa na to, ayan, mabibeta niya. Liit, gusto ko kasi masanay sila sa akin na nakikita na nila ako, kaya ayan, ang dami nila, diba? Ayun pa yung isa, pagkain sa kanila, ayun pa yung isa, makikita niyo yun. Pasilip-silip lang sila kasi takot pa sila sa akin. Hindi katulad nitong nanay nila, makapal na yung mukha. So hindi na siya nahihiya sa akin. Hiniharvest na rin natin to, guys. Itong isa nating crimson dahil siya ay hinog na. At ayan na nga, natuyot na yung mismong kanyang tangkay. Talagang tapos na yung ating mga pakwan, guys. Ayan, nakikita niyo. At hinog na rin naman siya. Matubig na din siya, guys. So yung mga pakwan na huli nating hinarvest ay naipamigay na natin and this one ay sa atin na.
Ayan, although marami pa tayong pakwan sa bahay. Kasi nga pag may bisita guys, meron tayong ipapakain na pakwan. At tulad ng sinabi ko guys, huwag niyong tatanggalin yung ganito. Huwag niyong pupudpudin yan yung para magtagal yung inyong pakwan. So ayan, makikita niyo yung mga pakwan envelope natin. Wala na silang dito, hindi na sila okay. Yung mga bagong sibol niya na sanga at parang humahabol pa siya. So nanghihinayang akong patayin. Ganun din tong isa na to guys. Ayan, nakikita nyo. Pero dito nakikita nyo, ito yun na. Ito hindi to hinahinog guys. Ito nahinog to. So pwede na natin tong ito matubig na guys. This one hindi. I'm not so sure na nahinog to. Kaya ang gagawin natin dito guys ay ibibigay natin sa pagong, pero not now. Maybe next time. Tingnan nyo yung tunog guys, yung pagkakaiba ng Sweet Beauty na hilaw pa sa hinog na. Diba? Magkaibang magkaiba. And i-harvest na rin natin yung mga melon natin guys na makikita nyo na nanilaw na. Yung the rest ay lilinisin na natin yan. Pero not now kasi kailangan kong tapusin yung assignment ni Akari. At ayan yung isang Sweet Beauty natin na ipatong lang natin kay Vishal. Si Vishal kasi guys, makapal yung balat niya. Kaya okay lang yan na ipatong natin yung kanyang yung Sweet Beauty kay Vishal. Kasi si Sweet, Sweet Beauty guys, manipis masyado yung balat. Sensitive masyado. And kukuhanin na natin guys. Ito, tingnan nyo, padilaw na rin yan. And ito, yan yung mga madadali natin. So ang maha-harvest lang natin dyan, itong madidilaw na. Pero nakikita nyo, wala pa siyang bitak. At since okay pa naman yung kanyang tangkay, ay hindi muna natin siya i-harvest. Kasi pwede pa natin yan mahabol na mahinog siya dito sa puno. Mas masarap kasi guys kapag dito siya nahinog. Titingnan lang natin yung ilalim. Ayan, kasi dalawang beses tayo, tatlong beses tayo na Bulacan, sa ilalim tayo hindi nakapag-check. Ayan. So check lang natin. Ito, okay pa naman yung ilalim niya. Yung pinakamalaki natin, ang winoworry natin, guys. Ito, okay pa yung ilalim niya. Ito. So kasi, pag ito yung nahinog niya, sayang. Ito, guys. Nakita nyo, napakalaki niya. Para siyang suha. So, ito yung hinihintay ko na mahinog talaga ng todo at maging maganda yung kanyang pagkahinog. This one, ayan, nakikita nyo, wala pa din. Pero parang nag-i-start na siyang magbitak dito sa ilalim. Ayan, nagbibiyak na siya. Yun yung nag-i-start na mahinog at mabulok. Ganon din tong isa eh, parang magkakaroon na rin siya. Hoping ay maging hinog na hinog sila bago natin sila ma-harvest. Ito, ayan, nagkakaroon na siya ng bitak guys, nakikita nyo, ito. Bumibitak na siya. Pero hindi pa siya ganun kahinog na hinog. Kasi mas maganda yan guys kapag ka malambot na talaga yung loob niya. Matamis siya eh. Sobrang tamis niya. Ang problema guys, medyo crunchy siya. Mas masarap kasi sa melon. Medyo malambot talaga. Lalo na kung gagawin natin juice. Paborito na talaga ni Akari yung juice. Promise. So eto guys, yung ating ube. Ang ginagawa ko dyan ay hindi ko pinapayagang umangat dito. Dahil mahirap kalasin ang ube. Parang sitaw. Napakatigas ang kanilang sanga. Ayan. So, hanggat maari, ay inaagapan ko na silang tanggalin. Ayan. 2 days lang tayo hindi napunta niyan, guys, ha. Ayan. Maglilinis tayo ngayon ng ating farm. Guys, ito yung last harvest natin ng mga pakwan. At tapos na yung season, kinalbo na natin siya. At meron lang mga humahabol ng mga bago nating pula. Pero ito yung pinaka-file line natin na harvest. Ayan. Isang crimson, 4 na Sweet Beauty, at 3 visual. Kumuha na rin tayo ng ating mga habanerong na hinog. So yun lang guys.